steps. Miss, pabili nga. Ay, ilan ho? Isa lang. Sige. Ito ho. Salamat. Labs, ako nang bahala dyan. Baka mamaya, mamansyahan pa yung damit mo. Baka naman nakakalimutan mo na hindi ka na nag-iisa ngayon. Pareho na tayong aabutin yung mga pangarap natin. Oh, kaya lang ng kain, ha? Walang uuwi nang hindi busog, ha? O, tala. Alam namin, wala kaming uuwi nang walang baon. Sarap, eh! Kain lang kayo, ha? Oh, Labs, ay, para sa'yo. Labs, salamat. Congratulations ulit, ha? Ano mo, proud na proud ako sa'yo. Congratulations sa atin. Hindi dahil sa lahat ng pagsisikap mo, hindi mangyayari to. Maraming maraming salamat sa lahat. Kaya ngayon, ikaw naman ang mag-aaral. Labs, saka na siguro, ang importante, mahanap mo muna yung trabaho ang gusto mo. Saka na ako. Parang gusto ko i-level up ang buko juice natin sa Kariton. Diba? Kasi sayang naman yung naipan natin. Pwede tayong kumuha doon. Para saan pat nag-aral ako ng business management kung di ko naman gagamitin sa business, diba? Bilib na talaga ako sa'yo, Vince. Ikaw na nakapagpatapos ng koleyo dito sa lugar natin. Kasalan na ba ang kasunod? Kailan ba yan? Dapat, di nilang pinapatagal! Oo nga! Uy. Bilang isang simpleng magbubuko na kagaya ko, wala na akong mahihiling pa sa isang babaeng hindi tumitingin sa estado sa buhay para piliin ang lalaking mamahalin niya. Uy! Labs, sira na lang ang ulo ko kung pakakawalan pa kita. Labs, will you marry me? Labs, gusto kong magpakasal sa'yo. Pero hindi pa sana ngayon. Gusto ko kasing matanggap muna tayo ni ate. Gusto ko siya yung maghatid sa akin sa altar. Kahit kailan, kaya ko maghintay. Masuotin muna ito. Diba? Ikakasal din naman tayo, diba? No. You will always. So yung mga deliveries every kailangan airport sa akin, ha? Sige, okay na to. And then balik mo lang sa akin mamaya. Salamat. Labs, may nakita akong magandang location para sa bagong branch natin. Talaga? Eh di, sige, tingnan na natin. Baka mamaya may makakuha pang iba eh. Akalain mo nga naman, Labs, ano? Napalago natin itong negosyo. Sana nga lang nakita ito lahat ni ate. Sana ma-proud siya sa akin. Pero malungkot, darating din tayo dyan. Hindi naman niya masasabi nagmamalaki tayo sa kanya. Eh, siya nga itong taboy ng taboy sa atin sa tuwing lumalapit tayo. Nga pala, Labs, may mga bagong taong darating. Mabibigyan natin ng trabaho. Kaya tayo binibless ni God, eh. Kasi hindi ka madamot sa kapwa mo. Alam ko kasi yung pakiramdam na walang-wala ka talaga, eh. Kaya hanggat maaari, hanggat makakatulong sa mga taong kapuspalad na tulad ko, gagawin ko talaga. Bitch.
yun. Vince, wala na si ate. Matagal na pala siya may sakit. Ang kapal din ng mga pagmumukha ninyo magpakita dito, eh, no? Hindi na ba kayo nahiya? Nawala si Mama dahil sa inyo! Hindi niya matanggap na pinagpalit mo siya sa lalaking yan! Namatay siya ng masama ang loob! Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Hindi ko ganas na mayari ito kay ate. Hindi na mababalik ng sorry mo ang buhay ni Mama. Kaya umalis ka na! Umalis ka na! Patawarin niyo ako, please. Gusto ko makita si ate. Gusto ko makita si ate. Umalis ka siya! Tama na! Pwede ba? Igalang ninyo yung burol ng nanay ninyo. Hindi kasalanan ng tita ninyo kung pinili niyang hawakan ang buhay niya. Dahil karapatan niya yun. Tsaka pwede ba? Magkapatid sila. Huwag niyo naman ipagkait yung oras silang dalawa, yung huling sandali. Buhat ng pinili ka niya, hindi na siya parte ng pamilyang to. Wala siyang kwentang kapatid. Isinusog pa ako. Hindi kayo magiging masaya kahit kailan. Umalis na kayo! Umalis na kayo! I'm sorry. Labs, okay ka lang? Kanina ko pa napapansin na tahimik ka. Sumasakit na naman ba yung ulo mo? Nakakalungkot lang kasing isipin na wala nang Paskong darating na makakasama ko sila ate. Sana, Labs, no? Dumating yung araw na mapatawad ako ng mga pamangkin ko. Hindi mo kasi talaga masasabi na gaano kaiksi lang yung buhay. Oh, Labs. Kaya mo magsalita ng ganyan. Alam mo, hindi rin magtatagal. Lalambot din ang puso nila sa atin. Napapadalas na yata yung sakit ng ulo mo, ah. Mabuti pa magpatingin na tayo sa doktor para makasigurado tayo. Hinalulungkot kong ipaalam na nakakita kami ng tumor sa iyong brain na mahirap gamutin. It's an aggressive type of cancer called glioblastoma. Cancer po, Doc? Baka naman po nagkamali kayo. Well, pwede kayong humingi ng second opinion sa ibang doktor. May iba pa po ang paraan para kumalik ako. Kung sakali ho, gano'ng katagal na lang ho ba yung itatagal ko? Kung hindi maaagapan, sa laki ng tumor at type nito, matagal na ang 8 months. But there are treatments available para mapahaba natin ang buhay mo. Alas 12 na. Merry Christmas. Merry Christmas, loves. Pasensya ka na. Wala akong regalo para sa'yo. Loves, di na kailangan. Natanggap ko na pinakamagandang regalo sa Pasko. Ikaw. Salamat sa Diyos at umabot pa ako ng Pasko. Buksan natin. Ah!
Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga mapabagay sa'yo eh. Salamat. Yes! Pabot na nga lang! Pabilis! Labs! Labs! Labs? Labs, gusto mo magpahinga ka muna? Makita muna tayo sa kwarto? Labs? Labs? Parusa to sa akin. Baka ito na yung parusa sa lahat ng kasalanan ko kay ate. Sumanap ka na lang ng iba. Umanap ka na rin ng iba. Baka sobrang mapagod sa akala kasi. Labs, Labs, Labs. Hindi ako magkahilig. Labs, Labs, huwag ka magsalita ng ganyan. Labs, huwag ka magsalita ng ganyan. Labs, Labs, lumaban ka para sa atin. Sa tabi mo, ang pagmamahalan natin ang siyang gagamot sa'yo. Panginoon, itinataas po namin ang iyong anak na si Patricia. Natulungan mo siyang pawiin ang sakit na ng kanyang nararamdaman at naway dugtungan mo po ang kanyang buhay. Inilalapit din po namin ang iyong anak na si Vince. Napatatagin mo po ang kanyang loob para sa pagharap sa pagsubok na ito. Amen. Labs, hihilingin ko ulit sana na mapagbigyan ang ninanais ng puso ko. Sa pangalawang pagkakataon, will you marry me? Kung ito ang magpapasaya sa'yo, yes, Labs. Kahit man lang sa ganitong paraan, maparamdam ko sa'yo kung gano'ng kita kamahal. Gusto lang sana akong hilingin. Gusto kong makita ang mga pamangkin ko. Gusto sana kayo makausap ng tita ninyo. May cancer siya. At hindi na maganda yung kondisyon niya. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Kung pwede sana, mapagbigyan niyo na siya. Namamatay si Mama. Pinutuloy namin ang relasyon namin sa kanya. Kahit anong oras, pwede na siya mawala. Sana mapatawad niyo na siya para kahit papano. Ay, paano gumahan yung loob niya bago siya lumisan sa mundong ito? Sa laki ng kasalanan niya kay Mama, dapat talaga hanggang dulo magdusa siya. Makakaalis ka na. Nakakaabala ka na kasi dito. Eh, yung tita ninyo, baka pwede niyo mapagbigyan pa. Kahit sandaling oras niyo lang. Ano, hindi ka ba talaga aalis? Umalis ka na! Ayaw namin makita yung tita namin! Wala na kaming pakialam sa kanya! Wala na kaming pakialam sa iyo, lalo na! Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo na ang sakramento ng pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pagmamahal ni Kristo sa banal niyang sambayanan. Pinagdurugtong ng buhay
ni na Vicente Hernandez at Patricia Cruz na ngayon ay papahayag ang kanilang pagmamahalan. Salamat sa pagpunan ng saya, sa kalungkutan at pangungulila ng puso ko, dulot ng matagal ng pag-iisa. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Sa wakas, matatawag na din kitang asawa ko. Mamahalin kita hanggang sa magpahanggang wakas. Napasaya mo ako. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, papaunin ko ang pagmamahal mo. Mahal. Nang mahal kita. Asawa ko. Sa ngalan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng simbahan, pinagtitibay ko ngayon at binabasbasan ang iyong pag-iisang dibdib. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Labs! Hi, Labs! Wow! Breakfast in bed! Ay, kana-kana! Sweet naman ang Labs ko. Bahala na. Labs, mag-celebrate naman tayo. 6 months ay nakalipas mula nung taningan ka ng doktor. Laking pasalamat ko lang sa Diyos na magkasama pa rin tayo. Iba ka kasi mag-alaga at magmahal eh. Kaya pati ang cancer, walang panama sa'yo. Sige, nakain ka na. Kasi pagkatapos nito, gusto kong pumunta sa Coconut House. Labs, hindi ka ba napapagod doon? Mamay, ikaw pa naman, hindi ka mapigilang kumilos. Baka mamaya, mapwersa na naman yung katawan mo. Hindi ka pa naman ganap magaling eh. Labs, okay lang ako. Tsaka, sayang naman yung pangalawang buhay na binigay sa akin ng Diyos. Kung gugugulin ko lang lahat sa bahay. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Dahil naging nobya kita. Mas maswerte ako sa'yo. Dahil ako, nagkaroon ako ng isang lalaking katulad mo sa buhay ko. Gusto ko malumaban para sa atin. Pero hindi na kaya ng katawan ko. Ang tanging dasal ko lang. Sana maging masaya ka kahit na wala na ako. Dahil binigyan niya pa ako ng isang taon ng mga sama sa atin ang masaya tayo. Pero okay na ako, Labs. Pwede ka na magpahinga. Para hindi ka na patuloy pang mayroon. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.